Ayan mga bay, nandito tayo kay Bro Paulo. So, nakabili tayo ng anong sa ibra na ni? Nihol. Nihol na pang XRM na shock absorber. So, yung price na binta niya sa atin ito mga bay is 980. Pero may list yan mga bay, pero kami na ang nagano sa list eh. Siya nang bahala sa diskarte. Sa nakabili rin tayo ng yayamanin good bolts, so tag 25 yung isa nito mga bay. So please, nakahangyo tayo mga bay. At itong shock maganda to sabi daw ni Bro Paulo. So yan po ang hey, I'm on vacation yan po. Dami yung customer nyo mga bay. So yun, kita nyo mga customer dito. So sino yung gustong magpakalikot sa inyong motor mga bay, punta lang kayo dito sa tindahan ni Bro Paulo. So itong tao mga bay is goods to makikintertain sa mga customer. Free, may free pala mga bay ito. Yan, faith. So hindi ko to ibigay mga bay kasi binigay ito ni Bro Paulo sa atin. So i-keep natin to, gamit to. So salamat kay Bro Paulo. Oh, shout out sa kanya. So ikabit natin to mga bay. So panoorin ninyo kung anong performance sa shock nito. Ngayon, ikabit natin. So naka-disc brake yung motor natin. So kung hindi to sasayad, pag sasayad to, alarms na. Siguro, alamat bro. Nice. Wow. So yan mga bay, ngayon magkabit tayo ng rear shock sa ating Redder G. So ito po yung brand nya, Mihol. So ang combination color nya is chrome, gold, black, at saka may mga gold bolts rin tayo na isabay kabit. So ito po yung Redder G na kabitan natin. Hindi ko alam kung kakasya ba to. Ito kasi yung shock natin mga bay. Almost 6 years na po siya. Malapit na po siya mag 7 years. So parang napansin ko sa kanya mga bay is lagapak na po siya. So lagutok. Hindi ko alam kung sasayad ba siya dito sa disc brake. So dito pa sa shifter. Hindi natin alam kung yung circle nito kasi maliit yung stack mga bay. So hindi natin alam kung may ma-improvise ba tayo. So hindi ko lang ipapakita sa inyo pag lagay ko. Mamaya na i-explain ko lang pagkatapos ko paglagay kung anong na-improvise ko para makita ninyo kung yung shock ng pang XRM 125 is kakasya ba sa ating Redder G. So ayan, let's go. So ayan mga bay, natanggalan natin yung original natin na shock. So parang same lang sila kataas, kita ninyo. So ayan, subukan natin ito ikabit mga bay kung ito ay pwede ba. So ayan mga bay, nakabit na natin. Yan po, walang sayad. So dito sa shifter kanina, pinalitan niya natin yung mataas na bolt. So yan, para hindi sumaya dito sa spring ng ating shock absorber. So dito sa disc brake, so wala rin, ang layo niya. So ang layo rin niya. So goods yung pang XRM na shock absorber. Yan. So dito, so paglagay natin sa cover, so tignan natin kung hindi ba sasayad yung dito mga bay. So malaman natin to ngayon pagkabit sa dito sa underneath. So linisan man natin yung sa loob mga bay para pagbalik is goods na. So yan, subukan natin. So ayan mga bay, ito na po yung shock natin na install na. So plug and play lang siya sa ating Redder G. Ayan po, pang XRM po ito na shock daw, sabi nila. So same naman sila kataas sa ating Redder G, nakita ko sa inyo. So wala namang sumasaya dito. Ito lang yung kinuha ko dito, yung bolt na mataas. Pinapalitan ko ng hindi mataas na bolt. Yan lang, wala namang saya dito sa disc brake. Ayos naman.
And adjuster to na shock mga bay. So inadjustan ko pa taas. Yan po. Pero medyo may katigasan po siya mga bay. Siguro bago pa to. Pero ngayon malalaman natin to ngayon kasi i-rides natin to. Bibili po tayo ng isang sakong page. Malaman natin kung gumaganda ba yung play niya. At malaman rin natin kung masakit ba siya sa likod. Hindi na ba yung shock yung palaging pumuputok. Kung hindi ba yung likod natin. So ayan, let's go. So ayan mga bay, i-review natin yung shock natin na bagong install. So ito na po. Timing po ito mga bay na papunta po tayo ng Valencia. Bibili po tayo ng isang sakong page, yung jumbo na page, isang sako. So medyo matigas yung shock na nabili natin mga bay, yung shock absorber pang XRM. Pero parang matigas talaga siya sa akin lang. So ngayon malalaman natin to ngayon. Kargahan natin ng mabigat kung ito ay maganda ba ang play niya. Maganda naman ang play magabay sa mga ganito, pero pag may medyo konting malalim na daan or lubak, alam mo, feel mo talaga na ano talaga, hindi siya smooth. Hindi siya gaya sa original na shock natin na smooth. Noon, pagbili natin itong shock ng IBS, murahin lang. Tag 900 plus lang. Kaya yun. Hindi tayo aasa na maganda ang play sa tag 900. Doon na siguro ang mga magandang play na shock mga bay pag ano siguro. Yung ang tawag niyan, yung tag 3000 plus na mga shock absorber. Yan is mamurahin lang talaga itong binili natin, 980 yung price. Malaman natin ngayon. Kumanda ka ngayon, matigas na shock. Galang nigo. Yan. May upuan pa tayo. Yeah. Let's go, man. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga bay. Tignan natin kung gaganda bang plane ito ngayon. Isang sakong page. Ihikot talaga tayo mga bay. Para safe yung dala natin. Yeah, let's go. Ayan. Da. Kita mga bay. Ayan. So hindi na kawawa yung shock natin mga bay. Pero matigas talaga siya sa una. Matigas siguro siya pag bago pa. Pero sana talaga to mga bay. Surprise eh. Grabe. Totoo to is. Grabe bay. Wa? Sealant lang. Ha, sealant talaga. Mana lampang drag ba? Baik, sige. Selamat ah. Yan, kaya toto twist. So pwede pala mag choblis na sa kanya. Maganda sana doon tayo dadaan sa ano,
yung may konting rough road na daan. Mamaya doon natin to idaan sa rough road. Subukan natin doon kung anong kalidad dito sa ating bagong shock. Tigas kasi siya mga bay. Tigas talaga siya, promise. So subukan natin to ngayon sa rides, kung anong masasabi natin sa rides ngayon. Pero yung bearing, siguro ang masira natin ito mga bay, di ba? Kung ganito katigas ang shock. So comment kayo mga bay kung anong talagang sisirain ito pag matigas yung ano, rear shock natin sa likuran. Yan. Maganda yung rides niya mga bay, na may dala tayo na mabigat. Pero yung shock natin na original mga bay, parang ibalik siguro natin yan pag hindi natin magugustuhan ang rides nito, pag hindi ito magiging smooth. Huwag na kayong bibili nito pag ayaw nyo na masakit yung likod ninyo. Masakit sa likod mga bay pag ito ganitong klase na shock. Sayang lang yung nasayang lang yung pera ko pag bili nito. Wala tayong magawa kasi nabili na natin. Alangan man o giole. Kaya comfort na lang sa rides nito. So at least nakashare ako sa inyo na ito ang feelings ko ngayon. Pero pag may mabigat na bagay yung ikakarga mo, gaya nito na dala tayo ng page. Ote. Diba? Ang smooth mga bay. Para siyang original. Yung sa akin, maganda ring play yun mga bay, yung original natin sa shock nitong Redder G. Maganda talaga yung play nito. Kaso lang, pag dalawa na kami, wala na, kawawa na yung shock. Palaging puputok-putok. Ngayon, hindi na siya puputok kasi yung likod mo na ang puputok mga bay. Pag may batse. Ay, dako.